Hello po, magandang araw. Napanood ko yung vlog ni Tekram. Grabe yung taga Hong Kong, ano? Hindi niya mabitaw-bitawan si Kuya. Ano tawag dito? Hindi niya mabitaw-bitawan si Kuya. Tapos yung sinabi niya na pag hindi na niya nasisilayan si Kuya sa isang araw, eh wala siyang gana magtrabaho. May katotohanan, relate much. Imbis nga na yung iba nga, pag nagkukwentuhan kami, imbis daw na magdasal muna ba, magpasalamat sa Panginoon, hindi eh. Che-check daw niya muna yung cellphone niya kung may upload si Tekram tungkol kay Kuya. Sila nga umiiyak pag nakita si Kuya. Ano kaya yung itsura ko pag ano? Pag na-meet ko siya in person. Hindi ko kasi ma-explain eh. Hindi ko alam kung makakaiyak ba ako, tatawa ko, or what. Hindi ko alam yung mararamdaman. Kasi pag napapanood ko yung mga pumupunta doon, natatawa ko na hindi ko maintindihan. Kayo po guys, yung mga nakapunta na doon, ano pong experience ninyo sa pagkakita kay Kuya? Naiyak ba kayo? Or tumatawa lang? Kasi halos lahat ng nakikita ko, 90% umiiyak eh. Kukunti lang yung yakap lang, tapos kwentuhan, ganun. Pero yung iba talaga na nablablag talaga nila, sobrang iyak, umakayakap, yung higpit, parang ayaw mo nang pakawalan. Kasi hindi ko alam eh, hindi ko alam yung feeling. Tatawa-tawa ako pero iniisip ko nga, sabi ko, kung uuwi ako kaya next year. Ano kayang magiging itsura ko din? Ay nako. Sa bagay, kasama ko naman, matutuloy lang nga in God's will. Kasama ko yung ibang admins. Kasi napag-usapan namin na magsasabay kaming pupunta dun kay Kuya. Siguro kapag marami, hindi siguro masyado kasi syempre may hiya ka sa kasama mo eh. Bibito ka. Pero kung mag-isa ka lang siguro, syempre may lalabas mo yung talagang nararamdaman mo. Pero kung marami siguro kayo, baka hindi natin alam. Wait and see na lang guys. Pero itong video na ito natin ngayon, ipapakita ko kung paano talaga siyang magmahal kay Kuya. At saka na maganda yung ano, maganda yung message niya po para sa mga bashers ni Kuya. Sana mga bashers manood kayo at sana tumigil na, tigilan na natin yung mga pambabas. Kasi in the first place, nakakasakit tayo ng kapwa natin, pero yung mga sinasabi natin sa atin. Pero ngayon po, in personal, nakita nyo, nayakap nyo, anong pakiramdam? Masaya.
Walang ganang magtrabaho pag hindi yung siya nakikita.